Ito guys yung update dun sa saging ko na pinakahuling tinanim. Ito yung inanod ng baha nung nakaraan kasi malakas yung ulan dito. So itong mga to, umuusbog na yung mga dahon. Meron lang isang dahon. Kung mapapansin nyo, patay na rin itong mga damo kasi inisprehan ko to ng pampamatay damo. Ito guys yung original na daanan ng yung creek, maliit na creek. Ang tawag na dito ay waig, di ko alam ang Tagalog nito, basta small, maliit na creek ito. Creek lang to guys, English. Kasi yung Sapa, river yun eh. Hindi pwede. So, creek lang to. Ito, makakasin nyo, kinuha ko yung mga malaking bato dito. Tinanggal ko, nilagay ko dito para magsilbing protection ng lupa na tinambak ko dito kasi pag lupa lang to guys mawawas out to pag malakas ang agos ng tubig. So nilagyan ko ng malalaking bato. Ngayon tong tatlong batong to guys hindi ko to mahukay kasi ang gamit ko lang ngayon nadala ko pala. So babalikan ko to, magdala ako ng crowbar o yung kinatawag nilang bareta. Ito na ngayon yung bagong daanan ng tubig. Tubig ulan guys to. Galing sa bundok. Ito na. Ito na yung bago. Ganito kalakas guys yung ulan. Tignan nyo itong dinaanan nyo. Malinis na malinis. Lumalim na ng lumalim. Inabot ko yung pinakamatikas na parte niya. Bato. Ito naman tamarin. Sampalok sa Tagalog. Ito yung mga tanim ko. Tali guys, itong part na to, nataniman ko na to ng saging. Itong mga to ay rambutan. So, bago natin pasyalan yung rambutan, papakita ko pa yung pangalawang parte. Ito naman yung, nung malakas ang ulan, dito dumaan yung tubig. Dito parte. Yan. Kung papansin nyo, nahalata halata pa yung kuhan yung pinadinaanan niya. Itong mga to, dating tanim ko na to, inanod to. Ito guys, inanod. Itong mga to. Lumayo, inanod. Nakita ko doon sa baba. So, binuhat ko dito. Nireplant ko na lang. Ngayon naman, ito na yung daanan niya ngayon na bago. Yan, ito. Ini-straight ko na siya. Didiretso lang siya. Yan. So, ito, tapos na to. Ang hindi na lang tapos yung sa taas. Kasi kailangan tanggalin yung tatlong batong malalaki. Dito guys, sumobra yung kwan ko dito. Yung punla ko na saging kaya dito ko na pinatanim. Ito naanod din to guys nung nakaraan. Ito dumaan yung malakas na tubig. Ito puno na to ng saging hanggang doon sa dulo, doon yung abot ng daliri ko yan, ito mismo. Pero hindi pa to na-sprehan, pa-sprehan ko pa to mga pagka tag-ulan kasi ngayon hindi pwedeng mag-spray pag umulan. Dahil mahuhugasan yung gamot. Hindi mamamatay yung damo, sayang. Sayang yung pera. Silipin natin guys itong rambutan. Ito yung mga saging. Ito yung lakatan. Lakatan to guys. Maliliit. Ito naman, yung saba. Ito yung sa una kong pinakita yung video. Napabayaan to. Pero maasikaso ko na to ngayon. Kikinabahan ko na itong mga bunga nito. Tignan niyo itong mga kwan. Mayroon na siyang yan, yung yun o. Namumulaklak na. Actually, namunga na ito ng tatlong beses pero hindi na pikinabangan. Nalaglag lang, kinain ng ibon. Ito. Puno ito guys ng rambutan. Itong malinis na part na to, kung mapapansin nyo, lahat ng na-sprehan na yan. Yan may hanggang sa dulo. Puno yan ng rambutan. Yung isang farm, kape ang tanim nun, pinakape ng Nestle. Yan. Ito ang dami ng bulaklak. So ito guys, pinasilip ko lang. Hindi ito actually kasali sa vlog ko kasi dapat ang vlog lang na to ay para sa saging at yung kanal na nilipat ko.
kasi dapat ako masunod. Kaya hindi yung tubig ang masunod, dapat ako. Kasi pwede namang ipan yan. Lagyan ng daanan kung saan mo gusto ipadaan yung tubig. Basta hindi lang masyadong malakas. Kasi kakailangan maggawa kapag hindi umuulan. Kasi para tumigas pa yung panambak. Ito na. Yan natin ulit. Yan. Ito na tong daanan niya ngayon na ginawa ko. Ito, tinambakan ko siya ito sa kaliwa, kanan rather. Para tumibay. Ito. Teknik na ginagawa sa mga palayan, ganito lang, kaya tapakan lang itong pero sa loob nito guys, may mga kahoy ito, kahoy sa kadamo pampatibay, tapos mayroong mga kahoy niyan pato. Ito guys, sa malalim na to na tubig, ito. Ang kwento dito nung araw, ito. Nakuhanan daw to ng kan eh. Bato na mga mahal na bato. Ito, sa lalim, malalim to eh. Laki.